Welcome back sa Kasosyo sa Negosyo. Ngayon naman po mga kasosyo ay isa-share ko sa inyo ang kung paano ako gumagawa ng kababayan. Okay? So, itong recipe natin ay medyo madami, no? Pero ito kasi paninda ito. So, kung gagawa po kayo ng konti, adjust nyo lang sa recipe natin. Okay? So, gagamit tayo dito ng third class na harina. Pwede rin po kayong gumamit ng all-purpose flour. Okay? So, ito po, harina. 2 kilo po ito. Okay? And then, gagamit tayo dito ng sugar. 1 kalahating kilo asukal. 8 pirasong itlog. Yung mantika natin ay 1 kalahating lata. Okay? So, 1 kalahating lata ng mantika. And then, 1 kalahating lata. Okay? Ito po yung sinasabi kong lata, no? Ito ay yung 370 ml na lata ng evaporated milk. Okay? So, usually kasi ito yung ginagamit namin na pakalami. Okay? So, ang laman po kasi nito ay sa isang lata, 2 cups. Okay? So, ibig sabihin, 3 cups na oil. Okay? And then, gagamit ako dito ng 2 tablespoons, 2 kutsara ng baking powder, 1 kutsara ng baking soda. Ito naman, egg yellow food color, mga 1 teaspoon lang, pero kung gusto nyo mas matika, dagdagan nyo, or gusto nyo walang kulay, tanggalin nyo na lang to. And then, 1 teaspoon ng asin, kahit 1/2, okay na. And then, 2 teaspoon ng vanilla extract. At gagamit tayo dito ng tubig, okay? So, andito yung tubig natin. Ang tubig natin ay 3 lata, okay? So, 3 lata, ibig sabihin 6 cups ng ating tubig. 3 lata dito. So, kalahati lang yung oil. Pag 3 lata yung tubig, 1 kalahati naman yung oil. Laging kalahati lang yung oil, okay? So, tara. Magsimula na tayo. Okay, so, ang muna natin gagawin ay, since andito na to, no? Itong ating dry ingredients, ilagay na natin. So, itong baking soda, itong baking powder, itong asin. So, pagsama-samahin natin. At haluin lang po natin ito. Minsan po kasi, kapag di natin nakahalong mabuti, yung baking powder, yung baking soda, minsan, pag may buo-buo pa sa kababayan, at parang may lasang mapait. Anyways, pwede rin po kayo maglagay dito ng amonyako. So, ang purpose po na medyo may malutong na malalasahan tayo, no? Para pang palutong siya. So, ako kasi gusto kasi ng mga customer ko balambot lang yung kababayan. So, hindi na po ako maglalagay ng amonyako. So, pero kung kayo po gusto nyo po maglagay na, maglagay na lang kayo! So, ito, buwin naman. Okay, pwede na to. Okay, so next step naman na gagawin natin ay yung itlog na. So, ito kasi gumagamit po ako ng mixture. Kasi minsan, kasya po kasi dito yung 4 kilong harina. So, para hindi naman mahirap ng maghalo-halo. So, gumagamit na lang po ako ng mixture para mas mabilis yung paggawa. No? Kasi syempre, iba yung lakas ng babae, iba yung lakas ng lalaki. So, ilalagay na natin ang ating 8 itlog. And then, isama na natin yung ating vanilla extract. So, i-mixer po natin ito kahit mga 3 minutes. So, ito pong kababayan, pwede po itong gawin kahit wala po tayong mixer, okay lang. So, ako lang po kasi pag medyo maramihan, so hindi kaya na ano na ihalo. Pag kunyari, 4 kilo na siya. So, pag hindi naman ganun kadami, so okay, pwede naman po tayong gumamit ng whisk or wood spatula. Pwede naman po. Nakalimutan ko lang, no? Maglalagay din po pala tayo ng milk boy or skim milk. Okay? So, bali maglalagay ako ng 1/2 cup para yummy-yummy ang ating kababayan. At kung maglalagay naman po kayo ng, let's say, wala kayong powder milk, no? Pwede naman po kayong gumamit ng mga liquid or, let's say, evaporated milk. Pero, i-adjust nyo po siya dun sa liquid natin, sa tubig. Okay, so let's say, gumamit kayo ng kalahating cup ng ito, milk boy. Instead, pinalit nyo ay evaporated milk. Bali, bawas nyo po siya dun sa tubig natin. So, yung tubig natin ay 3 or 6 cups, magiging 5.5 cups na siya. Haluin natin to kasama ng asukal kasi ang milk powder... So, i-mixer po natin ito kahit mga 3 minutes. Magiging siyang 3 minutes. So, ihahalo na natin siya dito, mga kapatid.
So kung gusto niyo po i-check yung ating complete ingredients, so check na lang po sa ating description sa baba, description box po. Po, ilagay na natin ang sugar at milk powder na pinaghalo. At imisir natin ito ng mga 3 minutes. Ganitong parang bumubula na po siya, ilagay na po natin ang 3 cups ng oil or isang kalahating lata ng oil. At i-mixer po natin ito kahit pa nga 10 seconds lang. Okay, ilagay na po natin ang tubig, 3 lata ng tubig or 6 cups. So, i-mix natin ito kahit mga 1 minuto lang. Pwede na. So, pwede na rin natin ilagay ang ating food color. So, nasa sa inyo po yun kung gusto niyo maglagay ng food color. Okay. So, ito nga rin na natin 2 kilo. At nandito na rin yung baking powder, baking soda, at yung asin natin. Okay, so paandarin natin ito na muna. Mga kasosyo, yung ating mixture ng kababayan. So, ngayon naman ay maglalagay na tayo sa mga molde, okay? Okay. So, nagamit ako ng molde, syempre, no? 3 ounce po ito. So, ang benta ko ay 3 piso ang isa. 3 piso ang isang molde. Hindi. 3 piso ang isang kababayan. Ano ba yan? Okay. Hindi ko binibenta ang molde. So, in short, kasi, iba yung iba. Talagang expert naman na talaga sila sa pagganan ng yung mga ganun-ganun. Ganun-ganun. So, gagamit lang po ako dito ng scooper. Okay, scooper po. Eto, so para mas madali lang sa akin na, yan, isang puno. So, gagawin ko po, syempre, hanggang malagyan ko siya lahat. Okay, share ko lang po sa inyo mga kasosyo. Alam niyo po ba yung kababayan na yung parang sumusombrero siya? Minsan po, nasa pagluluto rin po yan. Ano? Pero, ang pinaka maganda po sa lahat kasi kapag medyo makapal yung banya natin na shortening or large sa ating monte. Kasi, tumutulong pa po siya na umalsa kaagad yung ating kababayan. So, yun kaya meron siyang sombrero effect. Okay? So, maliban sa pagluluto na may sikreto din talaga sa pagluluto niya. Which is mamaya, isa-share ko din sa inyo. Okay, so ito na mga kasosyo, ang ating kababayan. So, lalagay ko na siya sa mga molde. So, ngayon, lulutuin na natin siya. I-share ko rin sa inyo kung paano ako pagluto nito. May sumusombrero! Okay, so tara, luto na tayo. So, habang kasi naglalagay ako dito ng ating mixture sa ating molde ay napainit na ako ng ating oven. Okay? So, ayan mga kasosyo, yung init ng oven natin. So, malakas siya rin sa salang ko, no? Tapos, mamaya hinaan natin. So, ito mainit na to. So, ilalagay na natin ang ating kababayan.
Ayan, mga kasosyo, kapag nakita nyo may ganyan ng konti, oh. Ayan, tayo. So, kapag may ganyan na po, may tsura. Ayan, so, hihinaan na po natin ang apoy natin. Okay? So, okay. So, ganyan na lang po siya, mga kasosyo. Kumbaga, sa sinai, nagpapainin tayo. Okay? Okay, so, check natin maya-maya. Okay, so, check na natin, mga kasosyo. Check na natin. Ayan. Okay. So, ang ganda ng kababayan natin. Ayan. Yan yung sumusombrero. Ayan. So, kapag may nakita kayo na parang dimple, may dimple sa gitna, ilaw pa yan. Pero pag ganyan. So, yan, luto na siya. Hanguin na natin siya, mga kasosyo. Okay? So, ayan, kababayan natin. So, perfect. Kasi marami pa kasi nagtatanong na kasi wala daw yung sumusubre. Yun lang po. Ganito lang po yung tamang technique na pasosyo. Okay, so ito na mga kasosyo, ang ating kababayan. Ang ganda ng tayo. So yun yung sinasabi kong sumusubre. So antayin lang po natin ito na mag-cool down. Bago natin i-display sa stamping natin. Okay? Okay, so ito na mga kasosyo. Lagay ko na sa ating tray ang ating kababayan. So, ready na ito para ibenta. At ngayon, syempre, titikman natin o titingnan natin yung texture ng ating smooth and yummy, yummy, yummy kababayan. So smooth and so yummy. Alright, tikim natin. Mmm! Wow! So, ayun na. Meron na naman akong tinuro sa inyo na pagkakakitaan nyo at talagang mabenta naman kahit saang panaderya ay mabenta talaga ito. Lalo kapag ganito kalambot. Yan. Lalo kung ganito kalambot ang kababayan. Ay, abay, patok na patok. Pang negosyo. Okay, so, thank you for watching mga kasosyo. Sana naman eh, nakatulong ako sa inyo. Okay, lang dito muna. Abangan nyo pa yung susunod kong vlogs, susunod kong video, susunod kong recipe. Alright? Bye!